Kamusta mga bata? Kinagagalakong makita kayong muli. Tara, halina't matuto kasama si Teacher Arlene. Araling panlipunan isa, first quarter week 2. Ang ating paksang aralin ay pansariling pangangailangan. Ano-ano nga ba ang mga pansarili nating pangangailangan? Layunin ng aralin na ito na mailarawan ninyo ang inyong pansariling pangangailangan. Ito ay ang pagkain, kasuotan, tirahan at iba pa at mitiin para sa Pilipinas. Para sa ating panimula, tayo ay magbalik-aral. Bakit mahalaga na alam mo ang mga impormasyon tungkol sa iyong sarili? Tulad ng iyong pangalan, kaarawan, edad, pangalan ng iyong mga magulang, tirahan at paaralan. Alamin natin, tingnang mabuti ang mga bagay na nasa larawan. Ano-ano ang nakalarawan sa loob ng kahon? Kailangan mo ba ang mga ito? Tandaan natin, may iba't ibang pansariling pangangailangan ng bata. Pansariling pangangailangan ay mga bagay na kailangan sa araw-araw. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Ang mga pangunahing pangangailangan ng tao ay pagkain, tirahan at kasuotan. Kailangan mo ng pagkain upang mabuhay. Ito ang magpapalakas at magpapalusog sa iyo. Makaiiwas ka sa sakit kung pagkain masusustansya ang iyong kakainin. Kailangan mo ng kasuotan na magbibigay ng proteksyon sa iyong katawan. May kasuotan para sa mainit na panahon. Kung mainit ang panahon, manipis na kasuotan ang isinusuot natin. Kung naman malamig ang panahon, makapal na kasuotan ang ating isinusuot. Mayroon tayong isinusuot na damit pang eskwela. Mayroon din tayong damit pang bahay. Mayroon din tayong damit na panglakad o pangalis. Iniaakma ang kasuotan batay sa uri ng gawain. Iniaangkop din ito ayon sa okasyon. Kailangan mo ang tirahan. Ito ang masisilungan mo sa panahon ng tagulan. Kailangang manatili sa loob ng bahay kapag bumabagyo. Ito rin ang iyong proteksyon sa matinding init ng araw. Bukod sa pagkain, damit at tirahan, mayroon pa tayong ibang pangangailangan. Ano-ano ang mga ito? Tingnan natin ang nasa loob ng kahon. Kailangan ng mga gamit na panlinis ng katawan. Ano-ano ito? Maging masinop sa paggamit ng pulbos, toothpaste, sabon, shampoo at iba pang gamit na panlinis ng katawan. Huwag aaksayahin ang mga ito. Kailangan nyo rin ng gamit pampaaralan. Dapat pangalagaan ang mga kagamitang pampaaralan. Gamitin ng wasto ang mga ito. Kailangan mo rin ng gamot. Ito ang magbibigay lunas sa iyong karamdaman. Kailangan mo rin ng bitamina. Pinalalakas nito ang iyong resistensya laban sa sakit. Higit sa lahat, kailangan mo ng pagmamahal at pangangalaga ng iyong mga magulang. Para sa ating unang gawain, kumuha ng malinis na papel, iguhit ang inyong tahanan. Isulat sa ilalim na bahagi nito ang iyong nadarama kapag nasa loob ka ng inyong tahanan. Halimbawa, mahalaga sa akin ang aming bahay. Palagi kaming masaya sa aming tahanan. Para sa ating gawain na pangalawa, kumuha ng kapareha. Pag-usapan ang kinakailangang pagkain sa agahan, tanghalian at hapunan. Halimbawa,
kumakain ako ng pandesal at itlog sa agahan. Umiinom ako ng gatas. Kumakain naman ako ng sinangag na kanin at itlog. Umiinom din ako ng gatas. Para sa ating pangatlong gawain, maglaro ng pahulaan. Hulaan ang mga itatanong na pansariling pangangailangan. Halimbawa, ito ay inuming masustansya ng mga bata. Kulay puti ito. Ano kaya ito? Ikaapat na gawain, basahin ang nakatala sa loob ng parihaba. Sabihin sa klase ang iyong sagot. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makausap ang pinuno ng inyong barangay, ano ang sasabihin mo upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga bata sa inyong lugar? Tandaan mo, ang mga pansariling pangangailangan ng bata ay pagkain, damit at tirahan. May iba pang pangangailangang pansarili ang bata gaya ng mga gamit na panlinis ng katawan, mga gamit pampaaralan at gamot at bitamina. Kailangan din ng bata ng pagmamahal at pangangalaga ng kanilang pamilya. Ano ang natutunan mo? Piliin sa loob ng kahon ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat sa notebook ang iyong sagot. A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Ano ang pinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Ano naman ang pinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Bilang tatlo, ano ang ipinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Bilang apat, ano ang ipinakikita sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. At para sa bilang lima, ano ang ipinakikita na pangangailangan mo sa larawan? A. Pagkain, B. Tirahan, C. Kasuotan, D. Pansariling kagamitan, E. Gamot, F. Pagmamahal at pangangalaga. Para sa inyong pangkat ang gawain, magpangkat-pangkat sa tigli lima bawat pangkat. Isadula ang mga pangunahing pangangailangan ng bata. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Tandaan natin na ang karunungan ay kayamanan. Sabay-sabay natin sabihin, God loves me and you. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, and press the bell button for more videos.